Tara, test drive naman natin mga pare ko eh. Lusong tayo. Yun, medyo tuyo na yung daan kasi kanina naulan eh. Bakit? Share ko lang sa inyo yung riding experience dito sa Honda Click 125. Una ko napansin dito, no, yung kanyang response ng makina. Para ang ano, ang responsive. Ano, ang ganda ng acceleration niya. Para sa akin, ideal to yung mga ganitong type ng scooter sa long ride, overtake, ay no, parang hindi kayo mabibitin eh. Tingnan niyo, oh, ang bilis kunin na 60, 70 o 77. Eh kaso may curb na kaya may minor na tayo. Ang bilis niya kunin ng speed, oh. Grabe yung makina nito. Nakakatuwa sa para sa isang 125cc. Ganito ka-responsive yung kanyang engine. Tingnan niyo, 'di ba mabagal tayo galing, 30. Wait lang, overtake tayo. Overtake, oh. Basic yung overtake, oh. Tingnan niyo yung dagdag sa speed. Tingnan niyo, pansinin niyo mga pare ko, eh. Oh, ito pala yung kanyang busina, oh. Pop, pop. Overtake kahit paahon. Diba? Nakakatawa yung makina niya. Tapos napaka-smooth ng engine. Papansin ko dito, parang halos hindi ko marinig yung ugong ng makina. Sobrang tahimik niya. Tapos yung under ng makina, ang pino. Tapos share ko din yung kanyang handlebar. Eto, oh. Makita nyo, mataas siya. So hindi talaga ako subsub dito. Ayan, oh. Upright yung position ko dito. Tapos, ang lambot iliko ng manubela. Andun talaga tayo sa ano, komportable side na riding experience. Tapos banking natin ng konti. Okay din. Maganda rin sa i-corner. Pero para sa akin, ideal to sa mga daily commute. Kesa sa mag-commute kayo mga pala kayo, no? Pwede bili na lang kayo ng motor. Tapos ito yung gamitin yung Honda Click. Kasi may footboard siya. Ayan, oh. Pwede nyo paglagay niya ng mga gamit nyo, ng bag nyo, kapag papasok kayo. Tapos ang laki pa ng undershirt compartment niya. Mapapansin ko dito kahit siya paahon, basta yung speed nyo between 0 km per hour hanggang 70 kph, andun yung torque niya. Mamaya pagpaahon ulit, kahit paahon siya, umaangat pa rin talaga yung speed natin. Ramdam natin yung axle. Ramdam ko yung acceleration. Kaya pala sabi ng iba, ang responsive doon ng makina nito, maganda i-overtake. Ngayon, napatunayan ko na. Tingnan nyo, overtake ako. Ayun, no, basic na basic lang i-overtake eh. Parang hindi kayo mabibitin. Alam nyo yung ano, ibig ko sabihin. Parang ganun yung pakaramdam. Tsaka yung 0 to 70 kph, mani-mani lang sa kanya kunin, no? Pero kapag patag yung kalsada, maganda siya, eh, malakas yung hatak niya. Ayan, tulad dito, patag. 30 kph. Ayan, no? 50 agad. Oh, 44. Pag binirit yun ng konti, ayan na, 60 plus na agad. Oh, 60 plus. 70. And it's a curb. Grabe yung ano niya, yung makina niya. Matutuwa kayo dito. Parang yung pakiramdam nyo, parang hindi 125cc yung daladala nyo. Parang mas malakas pa sa 125cc. Sa ilaw naman, parang nahihinaan ako sa ilaw niya. Actually, ito medyo madilim na. Yung ilaw niya, nakabukas na yan eh. Open na yun mga pare ko eh. Pero parang hindi nyo parang kita, no? Isa pa, birito. Overtake ako dito sa kotse. Kotse itong overtaken ko, ha. Tinitak yung palo ng speedometer ko. O, oh, diba? 70 agad. Ang ganda nga niya gamitin. O, oh, lalo pag papalusong. Tinan niyo. O, oh, papalusong to. O, oh, diba? Nag 90 plus, mag-100. Ang lakas pag papalusong. Doon yung mararamdaman yung power kasi parang wala masyadong resistance eh. Pero pag ganitong patag, ramdam na ramdam pa rin eh. Ayan, tingnan nyo yan, ha. Papantayin natin yung speed ng motor sa unahan. I-overtake tayo. Ayan, kunyari, galing sa kurbada. Overtake.
kopya. Ganda niya gamitin. Oh, birit ulit dito. Oh. '96 and it's a curve. Pag pa ano 90 plus na yung akit lang ano speedometer, mabagal na lang, pero sa ganung kaiksi, pero sa ganung kaiksi na daan mga pare ko, tapos papalo siya ng mga mag 100, para sa akin okay na okay yun. Tapos napakatipid pa kumonsumo nito sa gasolina. Grabe, sarap gamitin nito. Napaka-smooth. Grabe, ideal to talaga sa mga ano. Baguhan pa lang. Kasi mas mura to eh, kumpara natin sa mga 150cc. Mas mamura-mura to. Tapos, yung ano niya, body build niya, napaka-forma talaga. Para sa akin, kaya rin ako bumili ng click. Sa sobrang forma. Dahil sa forma. Try natin mag-U-turn na. Papakita ko sa inyo yung maneuverability naman ito. Ayan. Ah, dito tayo mag-U-turn kasi hindi na siya blind spot eh. Ayan o. U-turn. Ayun o, halos isang lane lang yung nakain ko. Wala pa, hindi ko na sakop yung isang buong kalsada. Natatakot lang ako i-corner kasi basa yung kalsada eh. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung ano eh. Cornering ano niya eh, capability eh. Pero baka susunod matry pa rin natin itong motor na to, kasi sa tropa ko naman to pinagamit lang sa akin. Ay, ayun o, overtake. Hop ya. Sarap gamitin, no? Pag mga ganitong ano, pambundok, yung mga ganitong kalsada, parang marilak eh. Ang sarap niya gamitin kasi napaka ano eh, less hassle. Yung biruin mo kapag naka-manual kayo, pag may curb, bawas, or downshift kayo, upshift, ganun. Tapos kapag paahon, babawas kayo ng gear. Pero dito, piga lang kayo ng piga. Sobrang nakakatawa lang gamitin. Woohoo! And it's a sharp curve. Ang ganda rin ng laro ng suspension niya, no? Hindi siya masakit sa katawan kapag nadadaan ako sa mga tagtag. Grabe. Panalo to mga pre. '98. Lakas. Opya. Ayan, tayo ay ano na, babalik na dun sa ating pinanggalingan. Best selling motorcycle ito. Ganito pala yung pakiramdam sa riding experience ito. Tapos ang gaganda pa ng mga features. Hindi na ako nagtataka kung bakit top best selling scooter to. Yung pala yung dahilan. Ngayon alam ko na. Dati kasi nagtataka ako bakit hindi Honda Click 150 yung namayagpag. Bakit yung Click 125 pa? Kasi ang logic ko dati, doon na ako sa 150, konti na lang idadagdag ko, 'di ba? Mas malakas yung makina, nakakilos ka na. Pero nung nagamit ko tong 125, nasagot yung mga tanong ko sa isip ko na bakit pumutok yung 125 kaysa sa 150. Ngayon alam ko na, dahil pala dito sa ganitong riding experience at yung mga features niya. Tapos gumawa pa sila ng itong version 3. Mas in-improve nila yung mga features nito, nagdagdag sila ng mga charger, tapos pinaporma nila ng konti yung body design. Pero yung comfortability na retain nila eh. Andun pa rin talaga eh. Dito kayo sa makina matutuwa. Mas mura siya sa 150, pero hindi nyo aakalain na 125cc siya. Parang mas mataas siya sa 125cc yung hatak niya. Nakatulong din talaga yung air cooling system nito. Kasi may nabasa ako, yung Honda daw, ang ginawa dito sa makina nito, mas pinalakas talaga nila yung hatak nito.
ang downside kasi noon, mas mainit yung makina kapag mas papataasin natin yung performance ng engine. Ang kaso, ginawa nila itong liquid cooled, kaya yung init na nag-generate ng makina nito dahil sa lakas ng makina eh kayang i-handle ng liquid cooling system. Kaya ito yung lumabas, ganitong performance. Grabe. Yun lang mga paligero, salamat po sa mga nanood ngayong araw. Grabe, na-appreciate ko yung mga pagsuporta nyo sa akin, yung mga paligero natin dyan. Salamat po sa mga patuloy na pagsuporta. Hayaan nyo po sa mga susunod nating video, napakarami ko pang mga motor na ipapakita sa inyo, yung mga ganito, ito test ride natin, top speed kunyari. Ako naman, kaya ako pinapatakbo ng ganitong ano, malakas yung motor, yun mo 70-80. Pinapakita ko sa inyo yung performance. Yun lang yung ibig ko sabihin to. Hindi ko ibig sabihin na ipangkarera nyo to, kasi hindi naman to pangkarera itong scooter na to eh. Sinasabi ko lang dito, ito yung performance niya, maganda siya pang overtake, 'di ba? Ganyan nga sinasabi ko kanina, pang pinandidiinan, pang overtake talaga. So yun lang mga paalala ko, salamat po sa panonood. Bye-bye po.